Naantok pa ako nang bihisan ako ni nanay. Sasama ko sa kanya. Araw ng palengke ngayon. Makinig ka ng mabuti, ang sabi ni nanay. Humawa ka ng mahigpit ha, para di ka mawala at hindi pwedeng magturo ng ipabibili. Opo, nanay, pangako po, ang sabi ko. Tig-isa kami ni nanay ng bayong. Ang bayong ni nanay ay malaki at makulay. Ang bayong ko naman ay maliit at kulay dilaw. Maingay sa palengke. Nagsisigawan ng mga tao. Pero hindi galit, masaya. Parang lahat ay magkakakilala. Suki! 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 Bili na kayo, suki! Hindi ko gusto ang amoy sa palengke. Amoy karne, manok at isda. Ayoko dyan. Ngunit bakit tila tuwang-tuwa naman si nanay sa kaamoy sa mga yun? Sariwa nga. Isa nga po dito. Mainit sa palengke at saka maputik. Kaya pala gusto ni nanay na maaga kami. Masikip sa palengke kapag magtatanghali. Mabait ang mga tendera sa palengke. Pinatikim kami ni nanay ng kanilang sari-saring tinda. 1 Lanzones at bibingka. Pinuno din nila ang aking maliit na bayong ng iba't ibang bagay. Salamat po. Maraming makikita sa palengke. May nakakatuwa, may nakatakot, at may magagandang bagay. Ay, at ang ganda sana ng munting pulang kalan na may munting palayok. Ang sarap magluto-lutuan. Pero may pangako ako kay nanay. Pagod! Napagod kami ni nanay. Mahirap palang mamalengke. Pagdating namin sa bahay, tinulungan ko si nanay na iligpit ang aming pinamili. Ka, ano yung nakabalot sa tsaryo? Parang pamilyar ang hugis. Parang isang munting kalan na may munting palayok. Salamat, nanay!
na tayo. Ito sa'yo, sa'yo, at syempre sa'yo din. Yay! At dyan nagtatapos ang ating kwento.